Naaalala nyo ba ang beteranong aktor na si Val Castello? Kamakailan lamang ay pumanaw ang aktor sa edad na 89 sa Nevada, USA, dahil sa komplikasyon ng pneumonia. Siya ay isang tanyag na aktor noong dekada 50, hanggang sa kalagitnaan ng dekada 60, na madalas nakikita sa mga pelikula ng LVN Pictures. Siya rin ay isa sa naging mga paboritong mestizo actor ng kanyang panahon, at nakatambal ang ilan sa mga pinakamagandang leading ladies noon. Alamin natin ang naging buhay at mga karanasan ni Val sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Kailan ba gusto itaos sa ating kasal? Ito mo nila. Matagal naman. Ano yun? Relax naman daw kung muna eh. Mag-intay tayo. Kamusta? Uy, dala! Matagal na tayo di nakikita. Oo nga, ganda mo na ngayon ah. Naku, si Bernie, hindi na nagbago. Gusto kong mag-usap tayo ng masasina. Kailangan ko yung paliwanag. Ano ba nangyayari sa'yo? May nakapagbalita sa akin. May lumiligaw raw sa'yo. At binigyan mo pa ng pag-asa. Baka naman nakakalimutan mong ako'y kasintahan mo. O baka naman kunwari narurusahan mo akong huwag dumalaw sa inyo upang masarili mo. Ang totoo nga pala, parang walang anuman sa'yo. Alicia, 8 taong kita niligawan bago kita napasagot. Baka makalimutan mo yan. Pabayaan mo muna akong matapos. Si Valentin Ballesteros Castello, na mas kilala sa kanyang screen name na Val Castello, ay ipinanganak noon October 18, 1932 sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Siya ay nanggaling sa maimpluwensya at kilalang pamilya sa kanilang probinsya, at ang kanyang mga magulang ay sila Honorable Oscar Tombo Castello, na isang dating Secretary of Justice, at si Pura Ballesteros. Si Val ay lumaki sa Quezon City, at nag-aral ng kolehiyo sa Letran College sa Maynila. Siya ay nagsimulang ma-expose sa mundo ng show business, nang ang binata ay naging modelo sa mga print ads ng panahon iyon, na lumalabas sa ilan mga pahayagan. Dahil sa pagiging magkaibigan ng kanyang ina at ni Doña Sisang De Leon ng LVN Pictures, si Val ay nakilala ng matriarch ng LVN, nang minsan ay samahan niya ang kanyang ina sa compound ng nasabing studio. Ang binata ay inalok ni Doña Sisang ng kontrata sa pag-aartista, at ito ay agad naman niyang tinanggap. Si Val ay unang nakita sa pelikulang Ikaw Kasi noon 1955, na pinagbidahan ng love team na sila ni De Blanca at Nestor De Villa. Dahil sa kanyang ipinamalas na husay sa pelikulang ito, at sa pagtanggap sa kanya ng mga movie fans, ang baguhang aktor ay binigyan pa ng mga proyekto sa industriya. Ilan sa kanyang naging mga pagganap ay sa Puppy Love, at Medalyong Perlas noon 1956. Phone Pal, Sebye Mahal Kita, Tiririt ng Ibon, at Conde de Amor noon 1957. Kastiloloy, Hiwaga ng Pag-ibig, at Casa Grande noon 1958. Puro Utos, Nukso ng Nukso, at Barrio Fiesta noon 1959. Pakipot, Yantok Mindoro noon 1960, at marami pang iba. Si Val ay minahal ng maraming mga movie fans, at siya ay naging isa sa mga top leading man sa kanyang panahon. Nang tumigil sa paggawa ng pelikula ang kanyang home studio na LVN Pictures, si Val ay naging isang freelance actor. Siya ay lumabas sa ilan mga action films, at ipinagpatuloy ang pag-arte hanggang sa kalagitnaan ng dekada 60. Maliban sa paggawa ng mga pelikula, si Val ay lumabas din sa ilan mga programa sa telebisyon, at minsan ay nakakasama sa mga pagtatanghal sa Manila Grand Opera House. Nagpatuloy din siya sa pagmamodelo, at nagkaroon ng ilan mga product endorsement tulad sa Coke, Pepsi at San Miguel Beer. Noon 1966, si Val ay huling nakita sa pelikulang Palus Counter Spy, na pinagbidahan ng aktor na si Bernard Bonin at leading lady nito na si Helen Gamboa.
Nang sumunod na taon, ang pamilya ng aktor ay nagdesisyon subukan ang kanilang kapalaran sa Estados Unidos, at doon sila ay nanirahan ng malayo sa intriga ng showbiz. Doon ay napangasawa niya si Leila Ilaga, na nakasama niya hanggang sa kanyang pagpanaw. Ang aktor ay nagkaroon din ng 5 mga anak, at sa loob ng ilang dekadang paninirahan sa Amerika, ay inilaan ni Val ang kanyang buhay at dedikasyon sa kanyang pamilya. Siya ay nagtrabaho sa distribution center ng Pierrex Corporation sa US, at kalaunan ay nag-enjoy sa kanyang early retirement. Nang minsan magbakasyon sa ating bansa, ang dating aktor ay inimbitahan ng kanyang pinsan na si Vic Soto, para mag-guest sa pelikula nitong Tunay na Magkaibigan Walang Iwanan, noong 1994. Siya rin ay minsan nag-perform kasama ang pamangkin na si Anthony Costello, sa Shrine Auditorium sa Los Angeles, California. Sa labas ng kamera, si Val ay isang simpleng tao lamang. Siya ay mahilig umawit at tumugtog ng gitara at piano sa kanyang bakanteng oras. Ang musika ay sinasabing nasa dugo ng mga Costello, sapagkat ang dating aktor ay natural ang talento sa mga instrumento. Siya rin ay may kaalaman sa pagguhit at wood carving, at mahilig magluto ng masasarap na putahe para sa kanyang pamilya. Ikinasisiya din niya ang mag-entertain sa mga bisita, at si Val ay kilala sa kanyang compassion sa mga taong nangangailangan. Ayon pa sa kwento ng kanyang asawa, ang dating aktor ay masipag at laging on time sa kanyang mga shooting noon. Ito rin ay mahilig makipagkaibigan sa mga katrabaho sa likod ng kamera, kung saan ay nakikisalo pa si Val sa mga ito sa pagkain. May pagkakataon din na binibigyan niya ng pera, ang mga extra sa pelikula na hindi nakasama sa scene, upang makatulong kahit papano sa mga ito, na may uwing pera sa kanilang pamilya. Kahit siya ay nanggaling sa may kayang pamilya, ang aktor ay mayroon malambot na puso para sa mga mahihirap. Ilan sa kanyang naging malapit na kaibigan sa showbiz noon ay sila Bernard Bonin, Leroy Salvador, Carlos Padilla Jr., Bon Serna, Eddie Arenas, Butch Bautista, Tony Ferrer, Joseph Estrada, at iba pa. Noong June 2022, si Val ay mapayapang pumanaw sa edad na 89 sa Nevada, USA. Naiwanan ng aktor ang kanyang asawang si Leila, 5 mga anak na sila Valentin, Valerie, Valmarie, Valdani, Valeska, at maging ang kanyang mga apo at apo sa tuhod. Bago pumanaw ang dating aktor, siya ay nakapagbigay pa ng interview tungkol sa kanyang mga naging karanasan sa loob at labas ng showbiz, at ito ay inilathala sa libro na pinamagat ang Talambuhay ng mga Veteranong Artista ni Ren Spangler. Hindi man nagtagal ang kanyang pananatili sa industriya, si Val ay isa pa rin sa mga hinangaan at minahal ng mga movie fans. Nakuha rin niya ang respeto ng kanyang mga nakatrabaho at kapwa-artista, dahil sa dedikasyon at talentong kanyang ipinamalas noon. Mayroong nagkukwentuhan na may tuksuhan, mayroong habang umiinom ay naghahalakhakan, at may kain pa ng kain, puno na ang tiyan, o sa ganyan ay ano pa ang ibig mo sa buhay sa... Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Val Costello, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.